isang pinagpalang pagdiriwang ng mahal na araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Danichi at ngayong mahal na araw, nais kong ibahagi sa inyo ang aking naging karanasan nung minsan na kami ay nagdala ng imahe ng Poong Jesus Nazareno sa Holy Land. Akmang-akma itong aking karanasan sapagkat sa pagdiriwang natin ng mga mahal na araw, gugunitain natin ang naging buhay ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno, ang kanyang misteryo paskal, ang sinasabi nating pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Itong aking karanasan sa Holy Land ay dadaanan natin at bibisitahin natin ang mga lugar na naging mahalaga sa ating Poong Jesus Nazareno. Mula sa kanyang pagsilang, sa kanyang nativity, hanggang sa kanyang kamatayan. Lahat ng ito ay dadaanan at pinuntahan namin nung kami ay nagdala ng imahe ng Poong Jesus Nazareno 2 taon na ang nakalipas. To be exact, it was May of 2022. Ito yung huling trip namin sa Quiapo Church kasama ng mga presidente ng EOS del Nazareno. For the first time, nagkaroon ng imahe ng mahal na Senyor sa Holy Land. At dinala namin ito at nakalagak ito sa Betania, sa simbahan ni Santa Marta. No? Kung maaalala natin yung kwento ni Santa Marta, no? Siya yung kapatid ni Lazaro na binuhay ni Jesus at kapatid ni Maria. No? Si Maria na laging nandyan sa tabi ni Jesus tuwing dadalaw sa kaniyang tahanan ang Poong Jesus Nazareno. Samantala si Marta yung abalang-abala sa pag-aasikaso, pagpapakain kay Jesus. Ito yung aking karanasan sa Holy Land at nawa maranasan nyo rin sa pamamagitan ng aking mga short video clips kung ano ang itsura ng mga lugar ng kapanganakan, mga lugar na napuntahan at minsan nilakaran ng ating Poong Jesus Nazareno at ang lugar kung saan namatay ang ating Poong Jesus Nazareno. Samahan niyo po ako at ibabahagi ko. The Church of the Nativity, dito pinanganak si Jesus. Medyo mainit ngayon, pero papasukin natin ang lugar kung saan isinilang ang ating Poong Jesus Nazareno. Ang good remembrance dito, delicate baby Jesus. Constantine, he built this church for the first time. He built this church on top of a cave. This cave is marking the site where Jesus was born. Later on, this church was rebuilt again in the 6th century. After that, was not destroyed until today. So the original entrance of the church used to be that high. You see that upper arch. This is the original gate. Then when the Crusaders came in the 12th century, they lowered the gate to the arch. And in the 16th century, they made it smaller, which is called today the humility door. So the way of humble, to give respect as a holy place. Today, this church is running by 3 denominations. The Roman Catholic Church, the left side. The Greek Orthodox Church on this side. The Armenian Church on this side. So 3 different churches. Why they are all here? Because they all believe that Jesus was born here. Pasok tayo sa humility door kung saan tayo yuyuko. Makapasok. Ayan, nandito tayo sa loob ng Nativity Church. Ito ang loob ng Nativity Church. Mamaya, palapitan natin ang lugar kung saan ipinanganak ang ating Poong Jesus Nazareno. Church was built before that, which is in the 4th century.
So the regional level of the church is not this one. This one. It's everywhere at this level of the mosaic. But not everywhere is visible. Because of the restoration, they didn't open everywhere. So they did the excavations, then they closed it with wood. Because we want to keep it as a floor. And also this is an active site of worship. This is where every day we have services, 6 times per day. 2 for the Greek Orthodox, 2 for the Roman Catholics, 2 for the Armenians. But this is a very active site of worship. So, soon I will take you to the Roman Catholic Church because they close at 12 until 2 o'clock, so you will not miss it. And after that, we will come back here. If the line is still big to the cave, you will go out and you will go to the Milky Groton. After that, Ronnie. The church was built before that, which is in the 4th century. So the regional level of the church is not this one. This one. It's everywhere at this level of the mosaic. But not everywhere is visible. Because of the restoration, they didn't open everywhere. So they did the excavations, then they closed it with wood. Because we want to keep it as a floor. And also this is an active site of worship. This is where every day we have services, 6 times per day. 2 for the Greek Orthodox, 2 for the Roman Catholics, 2 for the Armenians. But this is a very active site of worship. So, soon I will take you to the Roman Catholic Church because they close at 12 until 2 o'clock, so you will not miss it. And after that, we will come back here. If the line is still big to the cave, you will go out and you will go to the Milky Groton. After that, Ronnie. Ito yung Orthodox altar. Sa gilid ng Orthodox altar, ito naman ang Armenian altar. January 6th, they broadcast the mass here. Ito naman ang Catholic Church altar. Ito ay para sa mga Katoliko at dito nagdidiwang ng banal na misa tuwing kapistahan ng kapanganakan ng Poong Hesus Nazareno. Malaki ang simbahan na nakatalaga para sa atin. Sinasabi na mayroong 3 pagdiriwang dito sa loob ng simbahan kung saan pinanganak ang ating Poong Hesus Nazareno. Isa sa mga Armenian, isa sa Orthodox, at isa sa Catholic Church. At lahat ng pananampalatayan ito naniniwala na dito isinilang sa Bethlehem at sa lugar na ito ang ating Poong Hesus Nazareno. Ito yung Chapel of the Holy Innocents. Ang mga Holy Innocents sila yung mga batang pinatay ni Haring Herod nung pinaghahanap nila ang batang si Jesus para makasiguro na mapapatay ang mga bata. Pinapatay ang mga bata. Sanggol ay sinilang mula 0 to 2 years old. Yan, ito ang lugar kung saan natin aalalahanin ang mga Niños Inocentios. Sasama tayo sa prosesyon mamaya, papasok doon sa loob kung saan isinilang si Jesus. Bawal ang photo doon, bawal din ang video, kaya gandito na lang muna tayo. Tapos lang ng prosesyon, ngayon naman babalik tayo ulit kung saan tayo nakiprosesyon at kung saan binasbasan at inincensuhan ang lugar kung saan ipinanganak ang ating Poong Hesus Nazareno. Doon, ilalagay ko itong mga nabili kong mga rosary at isang cross para mabless ito. Ito yung samsaba ng ating Poong Hesus Nazareno. Oh.
pakaswerte natin sapagkat sa apat na beses ko nakapunta rito, ngayon lang ako nakaranas noong prosesyon at mabasbasan yung sabsaba ni Jesus. At ngayon muli sa pagkakataong ito, ganun pa rin yung pakiramdam ko, no? Ang sarap pa rin sapagkat pakiramdam ko na hawakan ko ang ating mahal na Senyor. Kaya maraming salamat sa pagkakataong ito at pakaswerte ko. Pero sana kayo rin ay mabasbasan sa pamamagitan ng panonood ng video ito. Ngayon, pumunta na tayo sa ating kakainan. 1:30 na. Magda-lunch na tayo. Saktong-sakto. Para sa isang maayos at masarap na pananghalian. Ngayon, pumunta na tayo sa ating kakainan. 1:30 na. Magda-lunch na tayo. Saktong-sakto. Para sa isang maayos at masarap na pananghalian. Dito tayo kakain ng lunch sa Sega Fredo. Well, they are the children from the school. Main course, grilled chicken. Yung kahit pa yung this ako. Then bread. Bethlehem House of Bread. Bakit ganoon ay dahil sinasabi rin na dito nagtago ang mahal na ina sapagkat pinapahanap na ang sanggol na si Jesus ni Haring Herodes para patayin. Kaya papasukin natin ang grotong ito. Ito ang milk grotto. Dito naman sinasabi na nagpasuso ang mahal na ina. Medyo ilang hakbang din ito mula doon sa sabsaban o sa manger. Kung dito sinasabi na pasuso ang ating mahal na ina at kung mapapansin natin ito'y nasa ilalim ng kuweba kasi noong unang panahon very convenient para sa mga taong pumasok sa kuweba lalo na kung sila'y nagtatago kasi ito nasa ilalim ng kuweba regulated ang temperatura kapag mainit, malamig siya at kapag malamig naman sa ilalim ng kuweba ay medyo umiinit. Ito, kung saan pasuso ang ating mahal na ina. Pinupuntahan ito ng mga mag-asawa na hindi pa nagkakaanak na sa ganun ay sila ay pakinggan ng ating Panginoon sa kanilang hinihiling na magkaroon ng anak. Kaya naman itong lugar na to,
Marami na ang napagbigyan ng kanilang mga kahilingan na magkaanak at ang ilan sa mga dito ay bumabalik para magpasalamat. Okay, let's go up. Break muna tayo sa mga pilgrim sites. This time, magsi-city tour tayo. Sasakay tayo ng kanilang MRT o ng tren. At lilibo tayo sa mga mall. Ngayon, nandito tayo sa isang ibabaw ng tulay. Tingnan muna natin yung mga sasakyan. Ito ka pinili ni Lord na mag-stay. Dito sa tulay, makikita natin yung Tower of David. So, yan yung binabanggit sa litany, no? Yung tore ni David. Local coffee shop, hotel entrance, خلاص معناته اسمه هذول الجماعة ياسين العزيزي وهم كيف جون سكن العزيزي كروس باي ذا ستريت Vatican's house. Free water. Ano ba 'to? Sa tingin ko,